Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ikatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan, lalo't higit ang mga naghahanda para sa mga board exams, gayon din para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kakayamaan, sa mga taong nalulunayan, pinupulit ang alamin, inarapal at amin, sinasamba ang amin, pinupulit ang amin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, oh.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo na ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito ay binigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos mula't mula pa. Ay ipapangako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binubuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok sa iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itunulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas sa kanya ng Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang ipinapangakong Espiritu Santo, at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon,
ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinatanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya'y ang aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tututulang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatanggi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng panahon. Dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus,
ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa sa mga naangalay Kleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyayari doon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno at upang hatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw na sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila at nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung paano niya siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ang buhay natin ay isang paglalakbay. Ang tanong, nasa ang yugto ka na ng iyong buhay sa iyong paglalakbay? Sapagkat alam mong ang isang paglalakbay may magkakaibang karanasan. May masaya, minsan may mahirap, minsan may mga pagtatagumpay. Ngayon, sa iyong edad, bata ka man o hindi ka naman bata o may gagraduate ka na sa buhay na ito, nasa ang yugto ka ng iyong buhay paglalakbay? Tingnan po natin ang ating sarili. Baka sa ating buhay paglalakbay, tayo hanggang ngayon ay naroon pa rin sa punto ng galit na ating naranasang matagal ng panahon at hindi tayo makaalis doon. O baka naman tayo ay nasa punto ng kasiyahan na wala na tayong naaalalang iba pa
kundi tayo at ating sarili lamang. Nasa ang yugto ka ng iyong buhay sa paglalakbay. Sapagkat ang pagninilay ngayong ikatlong linggo ng pagkabuhay ng Panginoon ay ang paglalakbay ng dalawang alagad mula Jerusalem patungo sa Emmaus at ang muli nilang paglalakbay pabalik sa Jerusalem. Alam ninyong maraming mga lumalabas ngayon, lalo sa mga kabataan, yung mga salitang nagmahal, nasaktan, nagpa-haircut, kung ano man ang inyong idugtong. Sa paglalakbay na ito, maganda ring pagnilayan natin ang mga ganoong bagay. Nadismaya, nakilala, nagbalita. Ang tinutukoy natin ay ang dalawang alagad, pinangalanan ng isa, si Cleopas. Kung kayo po ay makakabisita sa kumbento, doon sa kainan sa kumbento dito sa baba, meron doon isang malaking picture, si Jesus, at meron dalawang katabing lalaki. Akala ng marami, dahil yun ay nasa kainan, akala ng marami ay close up ng Last Supper. Pero hindi po. Yun ay picture ng puntong ito at yugtong ito, ang dalawang alagad na kumakain kasama sa Jesus sa Emmaus. Makikita ninyong ang dalawang lalaki ay nakatungo kapag ikay nadidismaya, kapag ikay may problema, kapag hindi mo alam ang gagawin, kapag ikay punong-puno ng utang na bayarin ngayong katapusan, mapapatungo ka na lamang. At kapag nakatungo ka, limitado ang iyong nakikita. Kapag nakatungo ka, normally ang nakikita mo yung pinakamalapit lamang sa iyo. Kaya nga kapag ka may problema ka at lagi kang nakatungo, malayong magkita ka ng sagot sa iyong problema. Kapag ka ikay may pinagdadaan at lagi kang nakayok-yok sa inyo, wala ka lang trabaho, yun ang pinoproblema mo. Hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Ay, paano ka magkakasagot sa iyong problema? Kapag ikaw ay nalulungkot at ikay laging nakayuko, limitado ang iyong maaring isagot sa iyong mga pinagdadaanan. Ang mga nadidismaya, ganoon din. Alam nyo ka po yung nadidismaya? Ito sa Batangas, kapag nadismaya ka, ito yung ikaw ay ano, parang talunan. Yung parang ibinigay mo lahat, talo, sayang. Ganoon ang pakiramdam ng dalawang alagad. Kasama sila ni Jesus, akala nila si Jesus na ang magliligtas sa kanila, ay namatay si Jesus. Yun, nadismaya. Talo. Walang kwenta ang mga ginawa, kaya sila'y nakayuko. At anong ginawa? Umuwi. Pabalik sa Emmaus, sa dating buhay nila. Kapag nadidismaya ka, ayaw mo nang magpatuloy. Ang gusto mo, bumalik na lamang. Ang gusto mo, kung ano na lamang meron ngayon. Ang gusto mo, balikan ang mga lumang pangabuhay at mga gawain. Yun po normally ang ginagawa ng mga nadidismaya. Katulad ng ginawa ng dalawang alagad, nadismaya, umuwi malungkot sa Emmaus. Sanhi ng ating mga sariling karanasan, marami rin tayong mga pagkakataong nadidismaya. Nadismaya. Nakilala. Ang maganda nito, kahit sa gitna ng ating pagkadismaya, sa gitna ng ating pagiging makasalanan, sa gitna ng ating mga problema, dumadating si Jesus. Nakikipagtagpo. Kahit minsan hindi mo nakikilala. Ganoon si Jesus. Sa gitna ng iyong problema, dumadating siyang hindi nagpapakilala. Ang sabi dito ay, nakisibay sa kanila si Jesus, ngunit hindi nila nakilala. Ay paanong makikilala sila'y nakatungo? Sa English po, mas malinaw eh. Ang sabi doon ay, they stop looking downcast.
Dito kasi ang sabi ay sila'y tumigil ng nalulungkot. Pero sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng pinagdadaanan, dumadating at nagpapakilala si Jesus. Kahit minsan, hindi natin napapansin. Sa paanong paraan, minsan dumadating siya sa pamamagitan ng inyong mga kapitbahay. Dumadating sa pamamagitan ng inyong asawa, ng inyong mga anak, ng mga taong nakapaligid. Huwag niyo pong iisipin pagdating ni Jesus ay talagang napakaganda ng pagdating. Hindi lagi. Kapag ka ikichinichismis lagi ng iyong kapitbahay, sa palagay mo ba'y pwede mong ituring na yun ay pagdating ni Jesus sa iyong buhay? Paano ko pwede ituturing na pagdating yun ay napakachismosa nga ho ng kapitbahay na iyan? Digi kapag ka ikichinichismis, ay digi ikaw ay hinahamon na maging mapagpasensya. Yun ang pagdating ng Panginoon sa iyong buhay. Sa iyong mga asawa, laging lasing. Sa palagay ninyo, hindi pagdating ng Panginoon niya sa inyong buhay. Yun ang paanyayang pahabain pa ang inyong pagmamahal. Yun ay pagdating ng Panginoon sa inyong buhay. Ang inyong mga anak, palagi ng pasaway. Ayaw mag-aral ng mabuti. Umaga ka na kung umuwi. Paanyaya para palawakin pa ang inyong pangunawa. Yun ay mga pagdating ng Panginoon. Ang inyong mga apo, napakakukulit. Lagi nyo nang namumura. Lagi nyo nang napapalo. Yan ay pagdating ng Panginoon. Paanyaya, pahabain pa ang iyong pangunawa sa iyong mga inaalagaan. Kaya lahat ng pagkakataon, pagdating ng Panginoon, makasalanan ka't hindi, maayos at hindi ang ginagawa mo, dumadating ang Panginoon sa kanyang kapamaraanan sa mga pagkakataong hindi natin siya nakikilala. Pero mahalagang punto, ang sabi dito'y nakilala niya sila sa paghati-hati ng tinapay. Sabi ng mga dalubhasa, siyempre yun po ang Eucharistia, kung saan lagi nating nakikilala si Jesus sa banal na misa. Pero sabi ng ilang dalubhasa, nakilala niya sila dahil nung hinati ni Jesus ang tinapay, may napansin sila sa kanyang kamay. Alam niyo po kung ano iyon? Ang sugat ng krus. Tila baga sinasabi ng Panginoon, sa buhay, hindi nawawala ang kalungkutan. Kahit natapos mo ng iyong problema, minsan nag-iiwan iyan ng mga sugat. Nag-iiwan ng hinanakit. Nag-iiwan ng matitinding karanasan. Pero huwag niyong ikakahiya iyon. Sapagkat ang mga bagay na iyon ay patunay ng paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Hayaan ninyong may sugat ang ating mga kamay. Hayaan ninyong may sugat ang ating mga damdamin. Yan ay mga naging palatandaan na minsan ka nang hinango ng Diyos sa iyong pagkakasadlak sa kasalanan, sa mga gawang mali, sa mga problema. Nadismaya, nakilala, ang ikatlo, nagbalita. Sabi dito ay, ang Emmaus ay may 11 kilometro ang layo. Malayo-layo ho iyon. Wala namang biyahe noong panahong iyon, ay gabi na. Pero nung nakilala nila si Jesus, anong ginawa ng dalawang alagad? Bumalik! Nagbalita. Yun ang ginagawa ni Jesus sa ating buhay. Kapag nakilala mo siya, hindi mo pwedeng angkinin. Hindi pwedeng iyo lamang ang Panginoon. Kapag nakilala mo ang Panginoon, dapat mo siyang ibahagi, ibalita sa iba, ipakilala din sa iyong kapwa. Kaya nga, kung ngayong pagkakataong ito, makilala ninyo at matagpuan si Jesus dito, abay ibalita niyo sa iba. Aniyayahan niyo rin sila sa pamamagitan ng ano? Ay di sa pamamagitan ng ating kabaitan sa ibang tao. Dahil kung nakilala mo dito si Jesus at hindi ka makapagpatawad sa inyo,
hindi ako naniniwalang nakilala mo si Jesus. Kung sasabihin mong sa pagsimba mo, sa pagdadasal mo, sa paglilingkod mo, ay nakilala mo't natagpuan mo si Jesus, habang taray na taray mo pa rin, sinungaling ka. Kung sasabihin mong, napakasarap magdasal sa Padre Pio, ramdam na ramdam ko ang Panginoon, tapos pag-uwi mo, galit ka pa rin sa iyong kapitbahay, ay anong magagawa natin doon? Ay di kayo mali. Ang tanong ay sinong Jesus ang nakilala mo? Dahil baka maling Jesus ang iyong natagpuan. Dahil kapag nakilala mo si Jesus, iisa lamang ang dapat mong gawin. Ang ibalita siya at ipakilala sa iba. Kaya nga mga minamahal, paaniyaya. At ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, 596, ang Eucharistia ay isang sakripisyo, isang pagtawid, isang paglalakbay. Kaya kung sa banal na misang ito ng ating paglalakbay sa buhay, nakilala mo si Jesus, natagpuan mo siya, aba, ay baka dapat bumait tayo ng kaunti. Dahil yun ang mga patunay na totoong nakilala natin si Jesus. Sabi ko nga sa inyo, lagi, bumait ng kaunti. Kahit kaunti lamang. Kung kayo dati ay nagmumura sa inyong anak ng maghapon, gawin nyo lamang kalahating araw. Kung ikay nakakaungkot ng chismisan sa iyong kapitbahay ng 3 beses sa isang linggo, gawin mo lamang 2. Unti-unti tayong bumait. Dahil yun ay patunay na si Jesus totoong nakilala mo. Sa iyong pagkadismaya, sa iyong pagiging makasalanan, magpapakilala sa Jesus. At kapag nakilala mo siya, ibahagi siya sa iba sa pamamagitan ng kabutihan ng ating buhay. Yun ang hamon ng 3rd linggong ito ng pagkabuhay ng Panginoon. At yun po ang hilingin natin kay Jesus mamaya sa Eucharistia, kung saan siya'y laging nagpapakilala. Sa pagtanggap ninyo sa Kanya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong kumikilala sa iyo upang sa kabila ng lahat ng aking kahinaan at mga pagkadismaya, makilala kita sa aking buhay nang sa gayoy maibalita kita sa pamamagitan ng kabutihan na aking pagpupumilitang gawin alang-alang sa pagmamahal sa iyo at sa aking kapwa. Ang lahat po'y magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3rd araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang mga pusong pinag-alab ng salita ng Diyos na kapapahayag at kapapaliwanag pa lamang, idulog natin ang ating tugon dito sa mga kahilingang para sa atin ding pangangailangan at ng sangkatauhan. Manalangin tayo at ating sabihin, samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon.
Para sa simbahan na tagapag-ingat sa salita ng Diyos, nawa tuwina na niyang maipaliwanag ito ng buong linaw upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para isabuhay nila ito. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para kay Papa Francisco, mga obispo at kaparian, sa kanilang pagtuturo, nawa magabayan nila tayo sa ibayong pag-unawa sa katunayan ng muling pagkabuhay at sa kaangkupan nito sa ating buhay. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng magulang at guro, sa pagtulad nila kay Kristong muling nabuhay, sila naway makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at mga tinuturuan ng kapayapaan, galak at hangad magpakabait. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa lahat ng nalulugmok sa mga pagkasiphay at pagkabigo sa buhay, matagpuan nawa nila kay Kristong muling nabuhay ang liwanag at lakas ng loob ng kanyang dalawang disipulo ng Emmaus. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Para sa ating lahat na nagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa lubos nating madama ang presensya rito ni Kristong muling nabuhay at maganyak tayong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Samahan mo kami, Panginoon. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagiging kasama naming naglalakbay sa buhay. Pawiin mo ang lahat naming agam-agam, lunasan ang aming mga karamdaman. Hatian mo kami ng iyong tinapay ng buhay hanggang marating namin ang aming hantungan sa langit, kung saan ka nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus,
Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
instrumental at ako'y pinapanood ng tao, tugtugan ka mo ako kahit instrumental. Lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, Monghem Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Tahimik po nating dasalin ang ating mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Inyo pong ipagpaumanhin ang atin pong LED screen ay isinasaayos sapagkat naapektuhan po ito ng kararaang pagkulog at pagkidlat noong nakaraang araw. Ikalawa, tawag sa ordinasyon sa pagkapari si Reverendo Michael George Mercado ng The Order of Clerics Regular Minor ng Adorno Fathers ay ordinahang pari ngayong darating na ika-isa ng Mayo sa ganap na ikatlo ng hapon sa parokya ng Mary Mediatrix of All Grace sa Lipa City. Kung mayroon pong nakakaalam sa inyong maaaring maging hadlang para sa kanyang ordinasyon sa pagkapari, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya o sa ating kura paroko. Bahagi po ng pagnanais ng pambansang Dambana na isabuhay ang ating Gospel of Inclusions. Katulad ngayon, tayo may sign language interpreter at sa alas 9 ng umaga, ito po ay upang ating ding
masamahan ang ating mga kapatid na nangangailangan ng sign language na makiisa sa ating mga banal na misa. Kaya po, kung kayo ay may mga kakilala, kaibigan o kamag-anak na kailangan ng sign language, kayo po'y dumalo ng ikapito at ikasiyam na umaga ng misa kapag Linggo, sapagkat tayo mayroong professional sign language interpreter na inaanyayahan. Gayun din po, tanda ng katapatan sa inyo ng pagpapasalamat. Hindi nyo makita pero ito po'y nakalive sa screen, sa ating live, ang ating collections ng mga nagdaang Linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob sa pambansang Dambana. Ika-apat, ipinagbibigay alam din na ngayong maghapon ay one-way po ang ating daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Kaya pakisabihan ang inyong mga kasamahan pang pupunta dito. Ipinaalam din na tayo ay may mga malalaking free parking dito po. Sa bandang ito, kailangan nyo makita yung ating malaking main entrance arc. Sa loob na may apat na malalaking free parking para kayo matulungan sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana. At gayon din po ay mahigpit nating ipinatutupad ang panawagang Claygo, Clean as You Go. Ito po ay upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, lalo doon sa bahagi ng Osteria, doon sa ating may mga tindahan ng pagkain. Kaya ang mga basura, pakilagay sa tamang lalagyan. Ikalima, ngayon pong maghapon ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Meron tayong healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis mamayang alas 9 sa kabilang simbahan, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera. Meron din mamayang hapon, alas 5 ng hapon, pangungunahan ni Father Glenn Cantos. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At sa darating pong ika-25 ng Mayo, birthday ni Padre Pio, tayo may isinasagawang carafol program sa halagang 500 pesos na ticket tulong sa ating mga scholars. Maaari kayong manalo ng mga papremyo. Naroon po sa bandang likod at nakadisplay ang mga papremyo. Available ang ticket sa pamisahan at sa paligid ng simbahan. Kayo'y makakatulong na, mananalo pa kayo. At dahil po ngayon ay araw ng pagpapagaling, may mga available tayong mga rosas sa bandang likuran. Ito po iaalay natin pagkatapos ng misa, babasbasan din mamaya. Kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Kayo po'y makiisa sa mga gawain ngayong maghapong ito at panatilihin ang kalinisan, katahimikan, diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga rosas, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama,
sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at makilakbay kasama si Jesus. Salamat sa Diyos.